Hello, this is Poch Concepcion of Daily Tribune. Welcome to What's Up? We're live on Facebook and YouTube. Ngayon po, pag-uusapan natin ng isang, naalala nyo nung, yung mga, sa mundo ng showbiz, merong kinaguri ang Guapings. Okay, isang member doon. He went on to serve the government. He's now a public servant. And apparently, he likes the what he's doing. We'll find out more. What's up with Jomari Illana? Hi, Jomari. Magandang hapon, Pucholo. Magandang hapon sa lahat ng viewers tsaka nakikinig ng What's Up. It's nice to be here. Welcome to the show. Jomari, kailan nag-umpisa itong pagiging, you're a councilor, no? Yes po. First district councilor dito po sa City of Paranaque. Kailan ka nag-umpisa ng ano? Kailan ka kumandidato? Do you remember the year? And what was the situation then? Do sa career mo? Ako po ay kasalukuyang nasa aking pangalawang term. Unang beses po akong tumakbo for public office noong 2016 as a independent na kandidato dito po sa first district ng Paranaque. Bakit mo naisipang tumakbo bilang councilor? Although I read in the papers na ang mother mo o yung pamilya ng mother mo are really into public service. Tama ba? Yes, meron tayong mga sibling, yung panganay si Anjo, si Ryan, si Bunso. Ako yung for the longest time mula ng kabataan, mula nung panahon ng Guapings, lagi akong nandyan para mag-support, tumulong sa mga kaibigan, sa mga kapatid. But for the longest time also, parang iniiwasan ko yung sabihin nating ako na yung kakandidato. Kasi nung bata-bata tayo, mas naniniwala ako na nagbibigay ng support doon sa mga kaibigan at mga kamag-anak. Although nung before 2016 elections, it was really my mother. My mother was the one who actually convinced me to run for public office dito sa first district ng Paranaque. Bakit na kumbinsi ka? Ano sinabi niya sa iyo? My dad passed away noong 2001. And to appoint, ang pinaliliwanag niya sa akin is kung ano yung serbisyong binigay ng father ko bilang isang doktor at saka military man. Noong nahon na yon, ang pilit na sinasabi sa akin ng mami ko, pagpatuloy mo yung service yung binigay ng father mo. And that really convinced me. And iba kasi pagka magulang mo yung nagkukumbinsi sa'yo. Yung mga kapatid ko na natatanggihan ko yan, yung mga kaibigan ko na e-evade ko pagdating doon sa pagkukumbinsi sa akin na kumandidato. Okay. Pero pagka magulang pala yung nanay mo yung nag-request sa'yo, iba, mas may malalim na dahilan at saka approach. Okay. Ano ang na-discover mo nung manalo ka? Nako, marami tayong nung unang beses tayong nanalo. Kailangan nating pag-aralan. I had to study everything, no? It's all about paggagawa ng batas. It's all about yung pag-iintindi, yung parang point of view mo. Napaka-importante yung naiintindihan mo yung trabaho mo. And that's all I did from the beginning. That's why ito ka lang process, no? And hanggang ngayon naman tayo ay natututo pa rin. Pinag-aaralan natin mabuti kung ano yung magbibigay ng ginawa sa lahat ng sitwasyon na kung saan kinakailangan natin ng mga bagong batas, pag-amend ng mga bagong batas, pagdadagdag ng bagong batas. It's all about
It's all about legislation, ika nga. Although, hindi lang doon nagtatapos yun kasi pagdating naman sa social services, laging dapat handa ang politiko doon sa mga taong nangangailangan ng tulong sa community nila, sa mga tahanan nila. Ay kadalasan personal na problema na may kinalaman sa medical na support, ganyan. At saka syempre yung pagbibigay lunas dun sa mga taong walang trabaho, nabibigyan sila ng pagkakataon at livelihood, ganyan. So ano siya, kumbaga all around, kailangan hindi lang in legislation ang support na ibinibigay natin sa ating mga kababayan eh. Kasi kadalasan marami rin talagang nangangailangan ng tulong na kailangan bigyan ng suporta at saka ng solusyon. Nabanggit mo yung sa paggawa ng batas, no? Do you think na ang mga councilors kasi, di ba? Okay, ang gumagawa ng ang representative ng Parañaque is sino ba? Si Olivares, tama? Yes po. Ang mayor natin dito ngayon, si Mayor Edwin Olivares. Meron po tayong dalawang congressman representing. Si Gaston Bunting, Congressman Gaston Bunting, at saka Congressman Eric Olivares. Okay. Nailalabi niyo ba yung kailangan ng Parañaque sa kanya? Directly. Oo. Yes. In fairness naman dito sa sitwasyon namin dito sa lungsod ng Parañaque, fortunately, nung 2019 elections, ang nanalo dito is yung ticket namin, yung buong partido namin. So, kami, lagi kaming nagkikita, lagi kaming magkakasama, halos sa lahat ng events. Kaya lahat ng issues namin dito sa Parañaque, talagang ano, yung pagka ang issue pinag-usapan dito, ang situation is very intimate. We see each other every now and then. And lahat ng issues na pag-uusapan ng malalim at lahat ng issues namin na nagagawa naman namin ng solusyon at saka na-address namin. Okay. Balikan natin sandali yung pagiging aktor mo. Paano ka napasok sa showbiz? Naalala ko noon, I was in elementary, no. I was asked to audition for a role. Ang nag-request sa akin was Reyna Films, no. Ito yung production ni Armida Sigon Rain. Okay. So I just went there. Nagpasama ako and nagpa-audition ako dun sa, I remember it as parang apartment ni Direk Carlito Siglundayne. Ah, okay. So, ni Bebet. So, doon ako, they asked me to read some lines. Tapos, they were checking out yung, they took photos of me and videos of me. Tinitingnan nila yung height ko. Tinitingnan nila yung skin tone ko. And then, that was it. And then, after a while, may nakuha akong call slip. Mag-shooting na daw ako. sa Batanes. Yun nga yung unang pagkakataon ko na makasakay ng eroplano eh. Ang shooting ko, lahat ng eksena ko was shot in Batanes. And then, it was a movie pala ni Richard Gomez, tsaka ni Don Zulueta. Yun na yung pelikula nilang titled, Hihintayin Kita sa Langit. So, dun lang simula yun. I was 12 years old. Okay. So, kailangan talaga ng batang role at ikaw ngayon. Ako yung batang role ni Richard. Mm-hmm. Ni Gabriel. Ang pangalan ni Richard dyan is Gabriel. Ang pangalan ni Don was Carmina. Sa naaalala ko. Okay. So, yun ang umpisa. So, yes. Medyo matagal pa bago magkaroon ng Gopings, no?
I was 12 then. Oh. Then, nung mga 14 years old ako, I was called to parang represent a group. Maging group member ako ng isang brand. Yun yung bench. Yung bench na line called us up because they were launching a bench brats na line. Line. So, we were like 13 and 14 years old and then na-launch yung clothesline na yon for teens and then at age 15 yun na yung unang pelikula ng Guapis. We were launched nung we were 15 years old then. Ah, 15. Pero nabuo yung grupo because of that bench brats. Okay. Yun yung story yun galing. Okay. Okay. At that time, si Douglas Quijano was managing si Richard, no? So, it was natural na kayo, i-handle din niya kayo. Yes po. Siya yung manage namin. Bali ako, and then Eric Fructuoso and Mark Anthony Fernandez. Okay. Yun yung nabuo niyang grupo. At saka, sila ni Richard yung gumawa ng pangalan na Gopings. Okay, so yung isip ha? Si Douglas at saka si Goma yung ano, they were the ones who yung created yung brand. Sila pala mastermind niyan. Yeah, mastermind niyan. Okay. And apparently, nag-enjoy. Nag-enjoy kayong tatlo. Okay? Tumulto kayo, sikat na sikat. Okay. Naku, masaya po yung mga panahon na yun. We were guestings. Sa television guesting sa movies, yung movies namin, meron kaming sarili naming pelikula. Pagka variety show, we were always there. Kasi gusto nila kaming gine-guest lagi. Gusto nila sumasayaw kami. And then yung mga provincial shows, okay din because we traveled sa buong Pilipinas yata na travel namin. May mga ilang instances din na nasa ibang bansa naman kami nagpa-perform. And then, siguro that lasted for like a good 2 years. And then we went dun sa kanya-kanyang parang medyo mas serious na solo na careers pagdating sa pelikula. Tsaka, Tapos tinuloy mo, okay? Oo, nag-audition sa GMA, sa Channel 2, sa Channel 7. Pero ang homegrown, kumbaga yung mother studio namin is talagang Regal. We were alaga talaga kami ni Mother Lily. Although, minsan pag gusto namin rumakit sa ibang production like Viva or Star Cinema, yun naman yung okay kay Mother eh. Pinapahiram din kami. Puwapahit siya. Okay. Mabayag si Mother Lily. Mabayag si Mother Lily pagdating sa ganyan noon. We did movies also for Reyna Films, Star Cinema, Viva Films. And then most of our movies, syempre, is under Regal Films. Ano ang nagustuhan mo sa pagiging actor? Marami akong natutunan kasi sa batang, I was very young when I started. I was 12 years old. Everything in life I learned mostly sa location, sa set. Most of yung hours ko were spent in sa production, di ba? In television and then movies. And then kami, very lucky kami, yung age namin na yan. Inabot pa namin yung pwede mo sabihin na golden age of cinema, di ba? Inabot pa namin yung panahon na we were making 300 movies a year. Hanggang nagkaroon ng piracy, nabawasan ang pelikula, nagkaroon ng pito-pito, tapos nagkaroon ng independent films, and then nagkaroon ng transition to television. Yung transition sa television, nandun tayo sa edad na naaangkop sa mga roles na kumbaga father roles naman ng mga young stars, nagkaroon tayo ng kumbaga smooth na transition naman pagdating sa ganyan.
And then ang naging mainstream na ang television sa Pilipinas, eh tayo yung naging part nun. Hanggang pumasok tayo sa politika, yun yan. It's way back 2016. Alright, magbabalik po ang What's Up kasama si Jomari Iliana pagkatapos ng ilang paalala. Boto Moto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pagkailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Mga katribu, tara na't makiisa at matuto sa mga public service programs hatid ng Kalingang Katribu. Tuwing Lunes, nandyan ang usapang business na magbibigay tips at inspirasyon sa mga aspiring entrepreneurs kasama sina Comfy Manalo at Vernon Velasco. Tuwing Miyerkules, usapang pangkulusugan naman ang tatalakayin ni Ms. Cory Quirino sa Health and Wellness. At tuwing Biyernes naman, kung legal advice ang kailangan mo, sagot ka na ng Legal Diaries kasama si Elmer Navarro Manuel at mga guest lawyers. Lahat ng yan mapapanood tuwing alas 3:30 ng hapon sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Masaya, pagsama-sama. Boto Moto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Welcome back to What's Up. Kasama po natin si Jomari Iliana. Jomari. Salamat, Pocholo. Itong, alright. Itong transition from 2016 ka nag-ano, no? Napasok sa politika. Yung transition, yes, from showbiz to politics. Hindi ba ang showbiz at politics parang link eh, di ba? Interlink. Would you say nakatulong yung pagiging artista mo sa... Kasi hindi ba pag politiko ka, kailangan may people skills ka, no? Yung pakikihirap sa mga tao. Yeah. Ano naman yan eh. Lagi tayo, pagka showbiz at saka politika, lagi tayong laman ng periodiko, lagi tayong laman ng news, lagi tayong laman ng entertainment. Pero pagka ikaw na yung nakaupo, tapos hinalal ka ng tao, ang issues is more ano eh, real talk eh. Parang totoong buhay and totoong pinagdadaanan ng natin lahat. Ang issues medyo seryoso. At saka ang issues kailangan tinatrabaho. Sa showbiz kasi, 'di ba, lagi naman tayong may take one, take two, pagka kulang pa magte-take three. Pero sa totoong buhay, eh wala namang ganyan. Kailangan ang binibigay na support mo sa tao na umaasa sa iyo. Uh-huh. Eh kailangan real time, kailangan mabilis at saka kailangan kumpleto, di po ba? So, pagdating sa politika, ang natutunan ko diyan is yung magpapakatotoo ka talaga sa kanila, kailangan mong magpakumbaba para maintindihan mo sila. Para kayo'y magkaintindihan bilang isang leader, ang tao, 'di ba, may kanya-kanyang pinanggagalingan. Meron silang tinatawag na kultura, kanya-kanyang kultura. Ang Pilipino kasi is very tribal, 'di ba? So, ano 'yan, makapamilya. Pag may pamilya kang kinausap,
kadalasan dyan yung pinaka nakakatanda. Yan ang style ng Pilipino eh. Pag kinausap mo sila, more or less, naiintindihan mo, and you have to engage sa kanila na maintindihan mo yung totoong pinagdadaanan nila at saka kultura nila. So, sa akin, pagdating sa showbiz, hindi naman ako nahirapan doon. Ang pinanggagaling ako kasi show business eh. Marami tayong mga nagampan ng role na kung iba-ibang klaseng tao at saka iba-ibang pinanggagalingan. Hindi tayo medyo nahirapan mag-adjust sa ganyan. Magaling naman tayo makisama sa tao. Nabago ba? Nabago ba sa ugali mo, sa karakter mo, sa tunay na buhay nung maging counselor ka? Kasi ang perception ng tao pag politiko, hindi rin totoo, hindi ba? Yan ang perception eh, oh. Siguro sa panahon ngayon, malaki na yung pinagbago. Nung araw kasi, pagka merong politiko na umakyat sa entablano, may hawak ng mikropono, pagka matamis ang dila, at saka magaling mangako, madali tayong maniwala, di ba? Pero sa panahon ngayon, naniniwala ako dahil marami na rin tayong pinagdaanan itong mga nakaraang taon. Eh. Ang taong nangangako at alam mong yung pangako ay medyo mahina. Kulang sa sustansya at saka may pagka, ewan ko ah, kung pareho ang opinion ko sa karamihan, pero yung tinatawag nating traditional politician na nangangako sa panahon ngayon, ha? Para pagka ang speech mo eh traditional at saka scripted at saka binabasa, eh parang laging meron tayong hinahanap na gusto namin malaman kung ano yung nasa isip mo. Gusto natin malaman kung ano yung nasa puso mo. Parang ganyan. Pag tayo'y nakikinig sa ating mga kumakandidato na mas mataas na posisyon, di ba? Hinahanap na natin yan ngayon. At saka naniniwala ko, ang Pilipino ngayon, very, very hard to please. Talaga? Very hard. At saka alam nila yung gusto nila kasi alam nila yung kailangan nila. Marami na rin tayong issues na pinagdaanan na napakarami nitong mga nakaraang administrasyon na ako naniniwala akong Filipino voters ngayon is very mature. And that is the silent majority na tahimik na hindi natin actually nababasa. Or wala sa social media, tama ba? Minsan makikita mo sila sa social media, pero yung pagdating sa political na isip, yung politika talaga na nasa isip ng Pilipino, yung quiet na silent majority, yan yung majority of votes na hindi mo nakikita yan na nakikita mo sa news or sa nababasa. Lalabas at lalabas yan pagdating sa araw ng eleksyon, di ba, Pochona? Okay. Kaya ako naman, at mula't umpisa, hindi ko tinake yung yung traditional grooming ng isang politiko. Yung sabihin mong yung dapat na tindig tayo ng traditional politician, yung kung paano siya minamarket or pinapackage, ganyan. Ako simple lang, mula nung umpisa, independent tayo na kandidato, para malaman ko yung puso ng tao, ako yung nagpupunta sa bahay-bahay nila talaga. Talagang binabahay-bahay. Oh. Okay. Apa. Okay. Ano ang pinakamabigat na suliranin o challenge na dinaanan ng Paranaque na sa tingin mo nakatulong ka? Yan ay hanggang ngayon pinagdadaanan natin, naniniwala ako sa ang pinaka, I'm 44 years old, no? Wala akong naaala. 45. Kaya nag-45 na pala ako. I'm 45 years old and naaalala ko pinagdaanan natin ng EDSA. Napagdaanan natin ng EDSA revolution nung 86. And pinagdaanan natin yung mga coup attempts. Yes. Nagdaanan din natin ang yung mga
yung mga gera sa Mindanao, mm-hmm. yung Rawi, ang oil crisis, pinagdaanan natin lahat yan. Pero ang pinakamatimbang sa akin itong pandemic, matindi itong matindi itong COVID-19 mm-hmm. na saka itong pandemic na pinagdadaanan natin. Ito na siguro yung pinakamatindi sa lahat. Nakakakita tayo ng liwanag mm-hmm. na kaya natin labanan at saka pag nagkaisa tayong lahat, kaya natin talagang burahin yan dito sa bansa natin. Although, nagmumutate siya, nagkakaroon ng mga bagong variant, kaya syempre yung ating WHO naghahabol din pagdating sa datos, no? Lahat ng data na kailangan nila. Although, hindi lang, kumbaga kung hindi lang sa bahay-bahay, hindi lang sa economy ng bawat tahanan. Ekonomiya din ng buong bansa, ekonomiya din ng city. We're leaning towards that now. Yan yung gusto natin i-address, no? Na makabangon uli yung ekonomiya natin, ma-i-align natin ng maayos yung ating finances. Lahat ng pondo natin, mailagay natin na importante, balansyado, di ba? Makabalik ng tamang normal na sitwasyon yung ating mga mag-aaral, mabigyan ng tamang pagkakataon lahat ng taong walang trabaho, bumalik ang negosyo, pero at the same time, nababalansin natin na maging safe pa rin ang ating environment, di ba? Pagdating dyan sa paglaban sa COVID-19. So, it's really a balancing act and it needs unification amongst all government employees at saka lahat na nagtatrabaho sa gobyerno para pagka nakita naman ng tao na solid ang gobyerno, malinaw ang communication, mas mapapadali sa atin lahat, di ba? Paano nyo na-control ang COVID cases? Like, there was a time, nasa TV si Mayor Olivares, napakataas ng cases, di ba? Oo. Paano nyo na napababa? Ang formula namin dito sa lungsod ng Parañaque talaga is hindi namin dapat antayin yung data na makarating sa amin. Ang susi at saka masasabi mong parang sekreto namin dito sa Parañaque, yung talagang sipag, yung sinipag namin na kunin ang data on the ground. Yung communication ng city sa kada barangay at saka kada area ng bawat barangay ang magpapakita sa amin ng tamang data. Hindi kami pwedeng nag-aantay lang datos saka kami gagalaw. Hindi. Ang ginawa namin noon is diretso kami sa barangay. Yung mayor namin napakasipag, hindi mo matawaran yung sipag niya. Siya kasi talagang bumababa sa lahat ng lugar. And yung sipag din ng mga barangay captain namin at saka mga kagawad. Kumbaga, lang siya talaga, tulungan at saka ma-address yung bawat sitwasyon ng lugar, no? Na kapag kami, may lugar kami na inilockdown, dito sa Parañaque, nung umpisa, pagka may lugar na nilockdown, nung umpisa, kinakabahan kami. Kumbaga, meron siyang psychological effect sa amin. No? Minsan kasi, mga opisina namin yung nalalockdown. Minsan, building namin, office buildings namin ang nalalockdown. Pero sa umpisa lang yon. After a while, naging normal sa amin at saka naiintindihan namin ang tamang approach kasi lahat ng diskarte na pwede namin gawin, it's more of yung malasakit talaga para sa tao. Sa aming mga katrabaho, kaming mga nagtatrabaho sa gobyerno, every now and then nalalockdown nung panahon na yun yung kanya-kanyang department at opisina.
Kaya pagdating naman sa baba, on the ground, kumpleto kami sa ano, kumpleto kami sa contact tracing, kumpleto kami sa datos, kaya hindi kami nang huhula. Kaya mas naging hindi ko pwedeng sabihin na mas naging madali. Mas naging malinaw lang ang direction. In other words, aggressive. Opo. Aggresibo kayo. Opo. Very, very aggressive kami. Hinahanap namin kung nasan siya. Kumbaga, ano naman ginagawa ng ibang bansa? Talagang sinusuyod eh, di ba? Oo. Totoo po yun. Hinahanap namin kung nasan siya. Hindi kami nagbubulag-bulagan na nag-aantay na lang. Eh, yun po siguro yung nangyari sa amin. And tulad ng binanggit ko kanina, fortunately, eh, dito po sa city ng Paranaque, magkakampi kaming lahat na naihalal ng taong bayan. Kaya mas napadali sa amin maging unified. Yung tulungan namin is very solid. Jomari, you're running again for consular this elections. Why not higher office? Nako, hindi ko iniisip yan. Mas malaking opisina, mas malaking position, mas mataas na position, eh ano ho yan, eh mas malaking responsibilidad. Ako mula umpisa, naniniwala ko, pag ako gusto ng tao, sila naman yung mag-guide sa akin. Hindi naman manggagaling sa akin yan personally. Ako, naniniwala ko, tao naman ang naglagay sa akin dito. Tao din magsasabi kung saan nila ako gusto. At saka, in the very beginning, it became very clear sa akin na kung ano yung gusto ng tao, susunod lang ako. Kung gusto ako ng tao, tatanggapin ko po yun na with full humility. Eh, pagka naman ang tao eh nagsawa na sa akin, tatanggapin ko rin po yun. Kwento mo nga kung anong ginagawa talaga ng counselor, pero after the short break. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Be updated sa news and happenings, Katribu. Hatid ng Daily Tribune sa inyo ang mga balitang napapanahon sa loob at labas ng bansa. Kami na ang bahala sa paghahatid sa inyo ng mga latest and reliable news. We got you covered sa programang Tribune News on Q. Mapapanood mula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Biyernes sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Masaya pagsama-sama. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Balik ang WhatsApp kasama si Jomari Iliana. Jomari. Yes, good afternoon ulit po sa lahat ng ating viewers. Bago tayo nag-break, tinanong kita, ano ba talagang ginagawa ng counselor? Busy ba siya? 5 days a week? Give us an idea. Ano po kami? 24/7 po kami. Ilan ba ang counselors? Okay. Meron, ang trabaho lang naman namin talaga is mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday. Pero hindi doon natatapos yun kasi hanggang meron mga issues na kailangan masettle, hanggang meron tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong, eh wala ho talagang oras yan. Eh, ang sakuna at saka ang calamity, hindi po nawawala yan sa buhay natin. Kaya kami naman, laging on call. Ganun lang po ang aming trabaho. Hindi ka ba, di ba dumarating ang panahon na parang bakit mo ito ginagawa? O yung public service na nakumbinsi ka ng mother mo na pasukin, tumatak na sa'yo. Parang kasama na ng ano mo, ng part na ng katawan mo. Ano, anong nangyari? Ano po yan eh, ang public service,
eh, may kakambal yan na public trust. Tapos, meron din yung kambal na moral responsibility. Yaan ang dapat na kinakapitan ng isang leader. Yung tumulong na walang hinihinging kapalit. Yan talaga yung essence ng pagtulong sa tao. Kung ikaw ay papasok sa politika para magnegosyo, parang mali yung platform, di po ba? Dapat ang negosyante, manatiling negosyante. meron tayong mga batas din na nagbibigay ng protection para sa taong bayan, di po ba? Ayon naman, nandirito lang. Sanay naman tayong tumulong kahit nung kabataan natin sa ating sariling pamamaraan. Pero iba rin kasi yung tulong na nagagawa kapag ka nakaposisyon ka, na nasa tama kang posisyon para tumulong at naiintindihan mo yung trabaho mo at dapat mong gampanan. Dun sa minention mo kanina, kung parte na ba ito ng katawan ko, ganun na nga po yun. Pagising sa umaga, ang iniisip mo yung kailangan mong tapusin na trabaho, lagi para sa bayan, para sa ating kababayan. Bago ka matulog, ang iniisip mo rin, kung nagampanan mo yung trabaho yun. Ganun lang po kasimple yan. Ibig sabihin, masaya ka at the end of the day pag nakatulong ka. Ganun ba yun? Totoo po yan. Napakasarap po sa pakiramdam. At yung posisyon na aking pinangahawakan, hindi po yan permanente. It is a privilege na hindi man ako maupo sa posisyon. Merong ibang tao na uupo dyan sa posisyon na yan at ihahalal ng tao. And andyan tayo to perform. Di po ba? Yung baga maibigay natin yung pinaka-best, yung pinaka-makakaya natin habang tayo'y pinagkakatiwalaan ng tao dun sa posisyon na yun. It feels good na masarap po sa pakiramdam na tayo ay pinagkakatiwalaan ng tao at tayo'y nakakapag-deliver para din sa tao. Binanggit mo kanina, wala kang atunay na politiko, walang kapalit na hinihingi. Paano mo nare-resist yung mga temptations ng ano? Temptation sa atin, di ba? Hindi lang po yan sa mundo ng politika. Ang temptation natin, paglabas natin sa pinto ng ating tahanan, ang temptation laging nandyan. Hindi po nawawat. Yan po yung binabanggit ko kanina na moral responsibility at saka public trust. Yan po ang parang napaka-importanting matatawag ko na ugat. Yan ay napaka-importanting bahagi ng isang public servant na ang temptasyon, andyan lang yan. Pero yung servisyo mo, yan ang dapat na mas nakakalamang. It should overtake and overrule lahat po ng klaseng temptasyon na ating hinaharap. Alright. Medyo magkakatuwaan tayong sandali ah, pero seryoso rin itong mga tanong na to, fast talk. Sige pa. Number one, describe Jomari Illana in one word. Nako, Jomari Illana in one word. Moreno. Yan po ang ating, kumbaga, umpisa pa lang yung balat na kayumanggi. Mm-mm. Yung image mo. Oo. Three people you are most thankful for. Tatlo. Siyempre, pag-iisahin ko yung aking mga magulang. At saka yung aking past na manager. Si Douglas Quiano, mami ko, parents ko. At saka
yung girlfriend ko, si Abby. Abby Bedue, yan po yung mga taong pwede kong pasalamatan sa ngayon. Hello, Abby. Oo, nasa na si Abby. Tagal niya na wala, ano? Eh, dapat mag-guest mo rin si Abby dito, Pocholo. Yes, of course, yes. Isusunod natin. Oo. Marami na namin miss, nakaka-miss dyan. Speaking of Douglas, ano ang naituro niya sa iyong lesson? Anong natutunan mo kay Douglas Quijano? See, you see, Douglas was a moral man. He was a good man. We learned everything from him. Alam mo, Pocholo, nag-umpisa ako sa kanya, no? Noong 1993. Parang ganyan. 93-94. Kaming grupo. Na, nung narating namin yung kasikatan, tuwing election, ha? Tuwing election. Ang binibilin niyan sa amin lagi, eh, pumili kami ng politiko na susuportahan. Okay. Sa darating na election, pero hindi kami maniningil. So, never kami naningil ng politiko sa entablado. Pero kailangan, yung politiko susuportahan namin, pinaniniwalaan namin. Mm-hmm. At yan ay parang contribution na namin bilang mga artista sa lipunan. And ano yun? Hanggang ngayon, dala-dala namin yun. Yan yung tinatawag na pagtulong sa tao na walang kapalit. At saka yung paninindigan mo ang iyong salita. Hindi ka basta-basta magbibitaw ng salita na hindi mo kayang panindigan. Yan yung honor. At saka lalo na pagdating sa trabaho at saka commitment. Lahat kaming alaga ni Douglas Quijano eh nakatatak yan eh. Kapag pagdating sa trabaho, commitment, eh kailangan professional lang aming approach lagi. Ah, kami si Douglas. Would you say one of the best managers, no? The country has had, no? Totoo po. Okay. All right. First thing you will do when the pandemic is finally over. Although I don't believe it will be gone, right? Matagal pa po yan. Baka sa susunod na election, 2022. Baka sa 2025, meron pa rin po yan. Okay. Ano yan? Matagal eh. Oh, matagal eh. Kung po nakikita mo, wala agad. Although kaya natin talagang laban. Ano ang sa dalawang bagay na gusto mong gawin na matagal mo lang hindi nagagawa? Huli kong yung huling acting na set na ginampanan ko, yun yung Half Sisters eh. Yan yung longest running afternoon telenovela ng GMA. Parang tumigil yata ako doon 2015. So may 6 taon na akong hindi gumagawa ng pelikula. Hindi rin ako tumatanggap ng offer sa television. Dahil sa trabaho ko bilang isang konsehal, although namimiss ko po yan, yan ang namimiss ko. Production, namimiss ko ang production, yung pagpaproduce ng concerts, pagdedirect ng musicals, yung pag-acting, yung namimiss ko yan, yung pag-arte sa harap ng camera. Namimiss ko rin ang motorsports. Okay. Hindi ba bawal sa ano? Sa pagiging counselor ang tumanggap ng projects? Hindi naman po siya bawal. Initiative ko lang siya. Kasi yung mundo ng television ay masyadong demanding pagdating sa oras. Ngayon nga, meron na tayong mga lockdown taping eh. Kung nag-lockdown taping ka, 14 days, 21 days. Dire-diretso yun. Dire-diretso yun eh. Hindi ka pwedeng maganyang ganyan. Oo. Dati, pre-pandemic, punta ka sa set. Tapos, pagtapos ka na, pauwiin ka na nila. At saka, ang malaking pagbabago siguro sa lifestyle ko, is yung nagigising ako ng napakaaga in preparation for work. Pagka showbiz kasi medyo kontra yung ano eh, kontra yung lifestyle na
pinauwi ka, umaga na. Tapos wala kang tulog. Tama. Ang hinahanap mo, ang hinahanap ng katawan mo is yung totoong pahinga, and hindi nagagamot 'yun ng overnight. If your TV show is mga 2 years or 3 years na siyang tumatakbo, ibig sabihin po noon mga 2 or 3 years ka rin puyat. Ganon ka natagal ka nang mapupuyat. Kaya iba ho eh. Kaya ang sa yung I don't know, maybe yes, it's a style or approach with doing movies, and it is also my approach with ano, with working sa, as a government employee. Mm-hmm. Para sa akin ano siya eh, kontrapelo. Okay. You mentioned car racing, di ba? Nasa motorsports ka rin dati. Oo. Yes po. Oo. Mm-hmm. Hindi mo na siya masyadong nagagawa ngayon. Isa sa pinaka memorable sa akin was 2014. Naimbitahan tayo sa Super Race Championship sa South Korea. Mhm. Nag-compete tayo doon, and awa ng Diyos, nabigyan naman tayo ng karangalan. Tayo yung unang Pilipino na nanalo sa Super Race Championship na ginanap sa Korean Formula One Racing Circuit sa Yeongnam, South Korea. Nice. Congratulations. Medyo yung Pilipino. Yung Pilipinas, medyo nakamarka na tayo dyan. Isa yan sa memorable ko na trabaho, na experience sa motorsport. Yung pagko-compete sa ibang bansa, namimiss ko po yan. Namimiss ko. Locally, namimiss ko rin. Although yung panganay kong anak, pag kumakarera, andyan ako to support him. Ang ginagawa ko is more on logistics. I prepare his car, I prepare his engine, I prepare everything he needs, and then I go sa mga races na sinasalihan niya dito locally. Okay. Alright. Kung ipapadala ka raw sa buwan o sa ibang planeta, at pwede kang magdala ng tatlong bagay, ano itong mga bagay na ito? Kailangan cellphone meron tayo para nakapagkwentuhan pa rin tayo. Okay. Importante pa rin siya yung cellphone, of course. Dala tayo ng cellphone, siyempre. Kasi lahat ng buhay natin, nasa World Wide Web na eh. Okay. Para pag may cellphone ka, kompleto ka na sa games, kompleto ka na sa sosyalan. Yung isa siguro, cellphone, kailangan natin ng, siyempre kailangan natin ng damit, yung pinaka-comfortable natin na maisusuot na damit. Mm-hmm. At siyempre kailangan, ano, kung pwede tayong magsama ng mahal natin sa buhay, kailangan meron, di ba? Okay, special request. Okay. The greatest person you look up to. One person you look up to. It would be my father. Si ano, retired General Andres M. Illiana, MD, GSC. Yun yung title. Okay. He's a military man na doctor. Ganun ba? Yes po. Si dad sa military. Mm-hmm. Retired general siya. Nasa medical corps. Siya na-assign. General Staff College. Mm-hmm. At na-assign siya sa iba-ibang lugar, na-assign siya sa Mindanao. Mm-hmm. Pero ang last stop niya is yung Armed Forces of the Philippines Medical Center. Mm-hmm. Diyan, Viluna, diyan din kami lumaki. Ah, okay. He was also the head for like mga 20 years. Lahat ng pumapasok sa Philippine Military Academy, kanya dadaan. So, tuwing summer, naalala ko yun, tuwing summer, akit kami ng Baguio. Mm-hmm. Kasi titingnan niya yung ano, gusto niya tinitingnan yung mga kadete niya na nag-graduate na sa PME. Oo. So, si dad, ano siya talaga, he served for the Filipino, he served for the military. Ano siya talaga, yung buong buhay niya is all about service sa military at saka sa larangan ng medisina. Yung pala, ang original na public service, ang tatay mo.
Oo. Your ultimate goal before you retire? Nako. Eh, pag edad ang inuusap, eh, kakambal yan yung ano, retirement, di ba? Mm. Ang sa akin naman, ang gusto ko maging maayos ang pamilya ko, yun lang yun. Maayos ang pamilya, walang utang. Basta maayos ang pamilya natin, healthy tayong lahat, tapos wala tayong utang, okay na ako nun, Pocholo. Okay. Last question, the best life lesson you have learned so far? Sa akin yan, you should treat time like gold. Kasi napakabilis ng panahon. Isipin mo, ang bilis-bilis ng panahon. Itong pandemic na to, 2 years na tayong minumulto nito eh. Mas na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Mas na-appreciate mo ang oras pag nagkakaedad ka na. And tuwing nagkakaroon tayo ng sakuna, calamity or whatever, kakaroon tayo ng pandemya or mahirap na pinagdadaanan, hanggang nagigising tayo sa umaga at tayo'y kailangan magpasalamat na tayo'y nabubuhay pa. At saka nandito pa tayo sa mundo upang maibigay yung contribution natin sa lipunan. Jomari Illana, aktor, yes. Konsehal, mabuhay ka. Mabuhay din po kayo, Cholo. Salamat, salamat. Salamat po. This has been Poch Concepcion. What's up? Catch us every Tuesday, 2 p.m. on Facebook Live and YouTube Tribune Now. It's 11 days before Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Sa inyo lahat.